Palipad na naman uli kami. At kahit canceled ang aming flight, gumawa pa rin ng paraan ang Philippine Airlines para makarating kami sa Bacolod City with free side trips. Kung saan lumuglog muna kami saglit sa Siargao at tumikim ng lechon sa Queen City of the South. Misadventures na naman to. Dito lang sa Airline Travel and Airports. Dito kami sa Terminal 2 ngayon. I'm flying with Zaldi. Nakita mo siya sa vlog dati. Tapos si Bernard, hindi ko nasama sa vlog. Lilipad kami sa Siargao. Pagkwenta ko sa iba, paano kami naka-afford na pabunta ng Siargao na halos 2,000 lang ang fare. Yes! Di ba? At dahil canceled ang flight, inalok kami kung paano namin gustong makarating sa Bacolod. Siyempre, pinili namin yung may pinakamaraming lipad. So, ayan, nasa check-in na kami ngayon. And then, si Zaldi, mag-travel kami ni Zaldi. Staff ko sila sa orthopedic. Ito, ang kwento nito, first time yung kita ng, first time yung punta ng Siargao. Ayan. Kasi sa bang kwento doon, nagbebenta siya ng skin whitening soap. So, walang naniniwala, di ba? ito naman ang representative namin ng endangered species. Yes, ito yun. Pinanganak ako nung Jurassic area, kaya... Ira pala dyan. Yeah, check-in muna kami. So we're going to Bacolod, tapos mag-stop muna kami sa Siargao, then kakain ng lechon sa Cebu, tapos kakain ng inasal sa Bacolod. O diba? Luzon, Visayas, Mindanao. Oh, yeah. Papay ka ng Luzon. Okay. Hi, Mr. Arizaldi. Hi, Mr. Bernardo. Hi, Sir Andy Chenko. And ito naman, sir, yung Cebu Siargao. Siargao Cebu po. Mr. Santos po. Sir po. Wala silang naintindihan. Para movie yun. Thank you. So, binigyan na kami ng boarding pass para kami nanalo ng raffle. Yun. Give certificate. Give certificate. Si Zaldi natatakot kasi sabi daw final destination daw. Eh, di ba Zaldi, no? May nakalikot mo dyan. Panood ko yun. Anyway, yeah, so Luzon, Visayas, Mindanao kami ngayon. Yes. Una Mindanao, sa Siargao, lulublob muna kami. Magsa-sunbating daw ni Zaldi. Para kami ka na ba lulublob? Tara, o. Tapos, ha? Yung lotion na dati, yung ano, yung... Sun, ano? Sun protector. Oo nga pala. Ano? Sunblock ba yun? Magsa-sun... Baka makikim ako. Ano? De, ayun. So, Mindanao muna kami ngayon, tapos lulublob lang saglit. Tapos ano na, kakain ng lechon sa Cebu. Try namin makano kasi 40 minutes na yung connection. Tapos, diretso na kami Bacolod, kakain kami inasal. Yun, di ba? So, besides Mindanao. After security check, naghanap kami ng matatambayan. Ayan, o, so nakalabas na kami ng, security. Punta lang kami muna sa lounge, kaso isa lang ang pwede kong dalhin sa lounge. So, Si Bernard, oo. Ako na siya, Cebu. Eh, sabi ni Zaldi, di daw siya mapapasokin sa lounge sa discrimination. So may iwan muna ang aking nursing attendant na si Zaldi sa departure gates habang mag-uumagahan muna kami ni Bernard sa Mabuhay Lounge kung saan libre ang mga pagkain dito. At dahil Premier Elite, pwede akong magpasok ng isa pang kasama at si Bernard muna ang sinama ko dito. At dahil free-flowing ang chicken arroscaldo, kumuha lang ng kumuha si Bernard na parang wala lang bukas. Alam mo Bernard, isang trick dyan para mas malasa yung arroscaldo mo. Nahaluan namin ito, butter. Mas malasa. Diba? Okay. Round one. Yan. So, kain muna kami. Kain mo tayo. Medyo matagal-tagal yung ano natin biyahe ngayon. Halos 2 oras sa Q400. So, ewan ko mababato itong si... Yan, representative namin yan ng wildlife tsaka endangered species. Yes. So, pag mga medyo marami nawawala sa inyo mga species dyan na animals, hanapin niyo lang ako. Kumain ka lang. Kain tayo. Matapos ang ilang rounds ng kain, tinawag na rin kami for boarding. Kaso bigla lang nagtaka ang mga kasama ko, bakit bus ang sasakyan namin at hindi eroplano? Bus kami.
Punta raw lang ano na Ayala Town Center sa kasa Centris. Centris. Siyempre pinaliwanag ko. Tayo hahatid kami ng shuttle bus papunta sa eroplano. Zombies alive and well. Sa wakas, matapos ang ilang taon, makakasakay uli si Bernard at Zaldi ng eroplano. At sa pagpasok nila, di maiwasan na sila'y manibago. Medyo nakakapapa kung saan sila naka-assigned umupo. Patricia po. Patricia, hi. Hello. Ang nakasama ko last time si Isha. Ah, si Isha, okay. Na-interview. Wow, kalala mo na sir, panay ako na yung travel. Sa vlog, sinasama ko sila. Kasama ka na rin, di ba? Ano name niyo ba, sir? Mitch Young. Mitch Young? Oh, okay. Sige, okay, ma'am. Bye. Bye. Dahil sa init daw na summer, mabuti daw, natabi sila sa malaking electric fan. After ng safety demo, tuluyan ang lumipad ang aming eroplano for our first stop, Siargao. Paglipad pa lang sa Maynila, di maiwasang kumuha ng mga litrato ng mga magagandang tanawin sa baba. At di rin nagtagal, nag-abot na ang aming flight attendant ng light snacks para sa lipad naming magtatagal ng 1 hour and 40 minutes. At ang snacks namin, bottled water at oatmeal cookies ng Figaro. Pero para sa akin, ang nakakatuwa tignan, yung nag-e-enjoy sa lipad ang dalawa kong kasamahan. Matapos ang isa't kalahating oras, nagpakita uli ang cabin crew namin para lahat kami ay handa habang ang eroplano namin ay nagsimula ng bumaba. At bago pa kami makarating, pinati na kami ng mga dagat at mga isla pagdungaw namin sa bintana. Nakakaaliw nga rin naman malaman na mula sa ere pa lang ay parang ganito na ang aming pupuntahan. Sa wakas, nakabalik din ako dito. Pero sa mga kasama ko, di nila akalain na makakabisita sila rito. Paano nga naman? One-way ticket pa lang, pumapatak na ng halos 7,000. Pero eto kami, nakalibre dala ng nag-cancel ang flight ng una naming biyahe. So, parang napakatagal ng ano... Sa wakas, the final destination! Pipa! 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 Si Bacolod! Ano to? Ano po yung Bacolod? Didiretso tayong Bacolod, hindi Cebu. Cebu muna. Yun niya. Oo. Hindi niya alam yung itinerary. Ito nakakatulog. Pero nakita mo maganda yung mga isla sa baba. Oo. So, makita pero mo maganda yung Pilipinas. Pero nung wala na ako makita isla, natulog na ako eh. Puro ulap ko lang nakikita ko eh. Oo. Sabi niya, lakas buhay ng ano, nung snack. Umihilik nga si Zaldi. Pero bago lahat, kailangan muna mag-CR para mag-freshen up dahil mukhang popor pa pa tong dalawa kong kasama. Yun, magic. Mukhang bohemian na tuloy si Bernard. Anyway, we're just waiting for the bags. Ayun, para din na. Ayun, Yun, kasi ano, tawag ito, minsan naiiwan na siya dito tapos hindi siya na-forward. Yung risk na baka hindi siya ma-forward ng Bacolod. So, kinausap pa lang yung tao na i-forward natin. Sasakay lang kami ng tricycle. Nulub-lub kami sa glitter. Paglabas pa lang ng airport, na-e-enjoy na namin yung araw. Ewan ko lang si Zaldi. At doon pa lang, marami nang nakaabang na nag-aalok ng masasakyan. Marami rin mga nakaabang na shuttle vans. Pero para sa aming nagtitipid, tricycle ang aming inarkila para hawak namin ang oras sa mga lugar na gusto naming puntahan. Sa tatlong oras na meron kami, di kami aabot sa General Luna. Kaya sa Magpupungko Beach na lang kami pumunta. Beach, ha? Tingnan mo. Ano? Line Beach. Beach? Ayun, line beach. Beach na. Baka beach. Line Beach. Beach, okay. Maganda yung beach. White sand. Beach. Ibang beach. So, yan. Maliligo muna kami. Pero bago dyan, papalipad muna kami ng drone.
I'm here. So second time natin nakabalik dito sa Siargao and dito kami sa Mapupungko. Hindi kami pwedeng umabot ng General Luna kasi masyado malayo. So tulad nga na sinabi ko nga na pwede kang makakuha ng mas murang ticket na papuntang Bacolod via Cebu. Minsan mas mura pa siya by 800 kasi minsan nakukuha ko 2,800 to 3,000 yung Manila to Bacolod direct flight. Tapos pagka ano naman via Cebu, minsan makuha mo lang ng 2,140 to 2,150. Tapos yun na lang, pag nag-stop ko ng Cebu, chances are, malaking chance na nag-cancel ng flight. So make sure na hinuwala kayong nahabol appointment, na flexible ang schedule nyo. Tapos chances are kapag nag-cancel sila ng flight, papapiliin ka nila sa website ng mga ruta. Minsan hindi lang isang stopover, minsan 1-2 stopovers pa. So proven na, nakapunta na tayo rito dati. Tapos ngayon uli, kasama ko na yung mga bodyguard ko. Yun. So ang pinili ko, Manila Siargao, kasi napakamahal ng ticket dito. Minsan umabot na 7,000 per way pa lang. Tapos nakuha lang namin lahat-lahat ito for about 2,100 per way. Yung Manila, Siargao, Cebu, Cebu, Bacolod. So after this, punta kami ng Cebu. And then kakain na ng lechon. Tapos yun na Bacolod, kakain na ng chicken dito sa so, pero bago na, lulubdob muna tayo. Sa pangalawang pagkakataon, na-enjoy ko uli ang pagbisita ko dito sa Magpupungko. Salamat sa compensation ng Philippine Airlines, nakalublob na naman uli ako dito. And this time, may mga kasama na ako na kasing excited na makalublob sa lugar na to. But anyway, after this, after namin magpalamig, punta na kami sa airport. Ayun, nakalibre lang kami ng ticket dito, care of sa pan. Ayun, so, lang. Of course, ligo muna kami. Ayan, so nakabalik na kami sa airport niya, nag-abol yung tricycle. Ayun. Buti na lang, sa Manila pala naka-check-in na kami. So, boarding pass lang 100% namin, tapos diretso na sa gate. So, ayan. So, ayun. That concludes yung first stop namin na naligo. Oh, diba? Small world. Kasi it's JC Lou. Saka si Chris. So, mga staff nurse ko rin sa hospital. Dito sure Siargao din pala sila. Hindi pa alam ni Bernard. Kasama ka na sa vlog. Okay, ML pa. Saan kayo pupunta? Uwi na, sir. Pal. Pal. No, Cebu kami. Cebu ko kami. Cebu. Sa Cebu kayo. Yeah. Manila lang kayo, ba? Opo. Mamaya pa kayo. May ano to, sir? 14 na. Lang kami. For Manila? Opo. Ah, okay. Kaati na yan tayo. Hindi, Manila nga. Lalo siyang pumuti, di ba? Anyway, dito na kami sa... Hindi ako nakapag-tumblock eh. Dati pa naman ano eh. Maputikan eh, tumataginting. Anyway, dito na kami sa gate area ng Sayak Airport. Tapos, basa pa rin yung shorts ko. Galing kami. Umahon kami. Nag-habol kami sa tricycle. Yun. Ano masasabi mo? At least nakalublog ka. Oo. Patlayan ka lang ba? Ikaw. Eh, naligublub lang. Umutim yung tubig eh, umutim yung tubig. Luminaw. Marami. Kaya nakita ko yung kalimtahan ng balang si Calvin. Oo, marami siya nakilala, chicks. Oo. Naigin mo kilala. Solid, guys. Marami kami nakita. Ano? sabi niya, maganda daw yung mga bitches daw, sabi niya. Lalo yung mga... Hindi mo alam ako yung babaeng maldita o yung dalampasiga lang sinasabi. Hindi mo kasi malama kung ano yung beach dun eh. Anyway. Hello? Kung nandoon ka, mag-enjoy ka kasi hindi lang yung beach yung na-enjoy beach. Mo eh. Hindi lang beach, marami pang beach. Ganda na ipin ni Zaldi ng mataginting. Enjoy, it's solid. Oh, so ngayon, magpanlaw ka, hindi mo na kailangan ng... Pag nilalamig ka, magpanlaw ka. Hot spring ang kanilang nawasa. Oo, parang hot spring. Mainit yung tubig. So tatakbo na kami ngayon ng Cebu. Ayan, boarding na pala. Ayan, tatayuan na yung mga passengers. So, tatakbo na tayo sa plane. Sa tatlong oras na layover, para pa rin nakakabitin. Pero di bale, tuloy pa rin ang island hopping at next stop, Cebu naman ang pupuntahan namin. Baka ma-flat na. Bagal naman. Hi! Hello, Mr. Robert. Hello. Si Carl ba nang lipat na sa Carl? Carl Bugtay, oo. Yes, sir. Kailan ka? Bago lang. Actually, started training this week. I see. Yes, L1 namin madalas. Sige.
So ayan, nasa aeroplano na naman kami. So, lumipat ako ng seat. Para mas ano, mas maluwag. So, sarap ko sa dyan si Bernard, si Zaldi sa dito, sa yan, si Zaldi. And Zaldi's tired. It's Zaldi. It's the Dacia. Hindi siya makakilas din siya kasi baka magdumoy lang din. That's what I appreciate. Yan. Wala. I said you're tall, dark, and never mind. At ang lahat ng pasahero ay nakapasok na, inabot lang ng ilang sandali at kami lumipad na. Hindi tumalab ang pagkasuplado ni Zaldi nung ini-English na siya ng katabi niyang Amerikana. Akala ko nga magno-nosebleed dahil naiinitan. Yun pala, hirap siya pag-English ang usapan. Samantala, busy-busy si Bernard sa kanyang mga nakikita. Naaaliw sa mga isla sa baba. At tulad ng dating routine, hinintay lang makarating sa cruising altitude ang eroplano namin bago mag-umpisa ang in-flight service ng pag-abot ng mga snacks amin. Ngayon naman, maliit na pakete ng dried green peas ang laman. Yup, tuloy pa rin ang kulitan hanggang makarating kami sa Mactan. Ayan, nakalapag na kami sa Cebu. Lampas 10 taon na nung huli ko sila ditong sinama. At para kay Bernard, ang dami daw pagbabago at ang laki ng kinaganda. At patapos makipag-usap sa crew at makipag-selfie, agad na rin kaming bumaba dahil to tell you honestly, nagugutom na talaga kami. Okay, so dito na kami ngayon sa Cebu. We just arrived, we took the shuttle bus and then may mga nakipagkilala lang kami sa mga Dutch na foreigners. Basa yung shorts namin, grabe. Tapos ito, ang lakas ang loob. Naglalakad naka boxer shorts. Sa ibang paso, what now? Tapos kanina, ang taray-taray niya sa akin kanina, nagagalit sa akin, ba't ka ba nagmamali? Ba't ka nagmamali? Ang taray, grabe. Yeah. May nakita taong maitim na mataray. Uye! Tapos, tinabihan ng Amerikana. Bakit siya natameme? Ano, hindi na makapagsalita. Why should I talk to her? I don't really know her. Sabi niya sa kanina, sabi niya sa katabi niya, you work out? Wait, okay, ganito, may option tayo ngayon. Since we're doing a connecting flight, pwede tayong umakit doon. Diretso sa check-in. Or gusto mo, dahil 4 oras, pwede naman tayo lumabas. Lumabas na tayo dito, mag-shoot tayo. Bahala ako sa makita. Sabagay, may era na tayong ticket. Tsaka 10 o'clock pa naman yung flight. So, welcome to Cebu. Duty free sana kami. Kasi nakita namin yung lechon berry. Tingnan natin yung presyo. Yan. Dito mura yung lechon. Hindi. Talaga, promise. Tingnan mo to. Lechon belly. Tignan mo to. Meron ka 170, meron ka ng meal. Tapos meron ka pang ganyan. Promise, dito kami kumakain. Natutokso na yan. Akit muna kami. Lipat kami. Pwede naman kami mag-transfer sa loob. Kasi gusto ko muna ipasyal ng dalawa sa Cebu Airport. Oh, maga pa naman eh. Oo. 10 pa naman yung flight. Ang maganda dito sa Mactan Cebu Airport, maski saan ka lumingon, may makikita kang stall ng lechon. Pero ito namang si Zaldi, ayaw kunin yung pagkakataon. Bakit pa daw siya gagastos para tikman? Eh may pagkain sa lounge at libre nga naman. Hay nako Zaldi, hewan. So eto, lounge uli kami. Ngayon naman, kasama ko ang mataray na si Zaldi. Anyway, andan muna kami kain muna kami sa lounge. Minute. Ano na muna, pinababaya ko si Zaldi kumain na parang wala nang bukas. Sige, kain ka lang for your final destination. Makakatakot. Matapos ko busugin si Zaldi, balik eroplano na naman kami. Ito ang last leg ng biyahe namin for the day. At kahit pakot lang sakay na namin ng Q400 aircraft sa araw na to, parang wala pa rin kaming kadaladala.
Maski nakakaramdam kami ng pagod, nag-e-enjoy pa rin kami magkakasama. So, yun, last leg na namin for the day. Final destination. Medala ka bang ano? Tata Press, anything? Lodipin? Minum na kami. Ice or deal, medala ka. Meron siyang ano, dala, ano? Robust. Medyo naghintay lang kami ng konti habang dumadating pa ang ibang mga pasahero. Kaya observe-observe muna kami sa loob ng eroplano. Anyhow, so this is our last leg for the trip. And yun, pagod. Nararamdaman pa rin pagod kasi swimming kanina, gumising na maaga kanina. Close doors na. Southbound doors only closed for you. All passengers must take your time. Please now seat belts fastened. Thank you. Anyhow, so yun lang. Wala namang time view. Want to take off. Wala na tayong yeah, except for the lights. Pero hindi na siya masyadong significant sa video. So malamang itutulong ko lang. So ayun, safety demo na naman uli. And finally, palipad na rin kami to Bacolod City. Tulad ng mga lipad namin kanina, inabutan kami ng mga chichirya. At ayon sa kasama ko si Bernard, marami-rami na raw yung ganitong mga green peas na naihipon niya. Habang ako naman, nakakita ng crew member na kakilala kung saan nauwi ang mga kumustahan sa mahaba-habang tsikahan. Ito ang aming lead crew member na si Ma'am Sugar, na pinuri ng iba kong mga subscribers dahil sa kanyang magandang mga announcements mula sa buhay na diction at pronunciation. At sa sandaling kami uling nagkasama, kailangan na niyang bumalik sa kanyang station dahil ang eroplano namin ay pababa na ng pababa. Touchdown na rin kami! Hello, Bacolod City! Sa wakas, nakarating din kami ng Bacolod, pero mataas pa rin ang moral namin maski medyo pagod. At matapos magpaalam sa aming mga crew sa kanilang magandang serbisyo, umexit na rin kami kaagad mula sa sakay naming eroplano. At mula sa kanilang pagbaba, baba, naghahanap na saan pwedeng gumala. Nakasama namin si Ma'am Sugar kanina. Nakakapagod pala, no? Nakakapagod. Sobra, pero sulit. Oo. Ibang klase yung collecting, ano? At si Bernard, namamangha. Bakit daw kahit saan ako magpunta, may kakilala? Who's ito? Okay ngayon, sayang. Sige, thank you. Kukulong sana kita. Ang nakakatuwa rin, subscribers ko sina Sean at Ralph ang susundo sa amin. Uy, anong plans natin ngayon? Doon sa Manukan Country. Manukan Country? Pa. Or if not, saan ba meron, Ralph? Ano? Ni, ikaw, anong mapapahinga ka na ba? Hindi, nasama niya. Chemistry. Sabi mo, papahinga ka. Wait lang, konting puff lang. Smoke ka ba? Oo. Oh, smoke ka pwede pa tayo? Dala. So okay lang, kuya. Okay. Okay lang. Si Opa. Alam mo yung sabi ng Opa? Kuya lang. Kuya? Okay. Si Ralph, sumama ba si Ralph? Inulan pa yata si Ralph. Finally in Bacolod,
Salamat sa panood!